Snow. Wet snow naman mga besh. Konti lang. Mahina. Ay putek, nag-i-snow na nga ng bonggang-bongga. Ay sus mariusip. Okay, I was wrong. Nag-judge kagad ako. Ito na, mukhang mag-i-stick na tapatay tayo dyan. Yan na nga, nag-i-snow na, delikado. Maglakad sa mga ito. Ay, Diyos ko. Kapaligiran. Mag-ingat, madulas. Wow, lamig. Lamig. Wiset. Lamig lang. Wiset. Judge ako kagad. Sana hanggang ganyan lang. Huwag na kayong tataas. Please lang. Kikiusap ako. Ayoko mag-drive sa malamig. Tsaka madulas na kalsada. Lamig. Pag maano araw, mas malamig. Ano lang? Hindi itsura ko. Ang lamig eh. Hindi, ngayon lang ako nagtuto kasi pinapatay ka kapay lalamunan ko. O, diba? Hindi yan snow mga besh. Asin yan ha, asin. Ibig sabihin, nagbudbud na sila ng asin para hindi mag-black ice. Kasi ang ano mo dito, ang magiging kalaban mo dito sa Victoria, yung black ice. Kasi mabilis matunaw yung snow namin. Pag natunaw, tapos ang baba ng temperature, ayan, magiging black ice siya. Ito yan o, oh, ganyan o. Oh. Magiging skating rink yan, ganyan. Yan, delikado yan. Pero ito, may asin kasi, kaya natunaw. At dahil nakalimutan ko yung gloves ko, pumunta muna ako sa dollar store para bumili. Eh, ang dami ko naman gloves sa bahay, so kailangan ko lang, mura lang. Sabi ko, gloves lang ang bibiliin ko. Ano nangyari? Nasasakyan ko. Ang araw ko kasi dumating, kaya walang sasaboy ng salt. Pero yung paligid ko puro salt na. Sa ilalim, hindi. Kasi kanina, wala pang salt. Ang aga ko kasi dumating eh. Yan. Ako yung isa sa unang kotse dito. Ay nako, maraming hindi pumasok. Maraming may sakit. Nagsakit-sakitan. Ngayong araw na ito. Expected na namin. At marami rin namang hindi lalapas. Kasi, alam ko naman konti lang yung snow. Pero devastated na kagad ang lahat. Ganto talaga dito sa Victoria kasi hindi kami sanay talaga sa snow. So pag nag-i-snow, it's either hindi kami papasok, yung iba maglalakas loob tulad ko kasi wala naman choice. Kasi alam naman nila malapit lang ako. Yung iba maglalakad instead of mag-drive kasi delikado. Kahit pagkaling ka mag-drive, 90% ng mga tao na napilitan lang pumasok ay hindi talaga marunong mag-drive sa snow. Tapos yung mga ibang magagaling naman, sila yung nabibiktima ng mga hindi magaling mag-drive sa snow. Ang daming mga na-stranded, ang daming mga na-ditch sa gilid. Yung iba, minarapat na lang na mag-stay muna sa gilid until tapos na yung rush hour. Sobrang nakakatakot kahapon, pero mabait naman yung mga taga-Victoria, yung pag-drive nila, maayos, mabagal. May mga pasaway lang din talaga. Pero other than that, hindi naman lahat. Yung mga nagda-drive kahapon na cool lang, mga hindi taga dito yon. Yung mga taga dito, kung hindi naman sila kailangan talaga lumabas tulad ko, nasa bahay lang talaga sila. Ito na nga, nakababa na ako sa ano ko. Pero papakita ko lang sa inyo yung delikado mga besh mo. Yung ano, ayan o, black ice ang tawag dyan. Yung natunaw na snow, tapos ang lamig-lamig ng weather. Yelo na yan, yelo, as in yelo, ayun. Delikado yan, yan ang delikado. Yan ang delikado sa Victoria. Sa ibang part ng Canada, ang kapal ng snow, pero ang snow ay hindi nagiging ganyan. Kaya delikado yan. Yan ang nakakatakot. Naramdaman ang sasakyan ko eh. Sorba talaga ang labig mga besh. Kaya yung mga kilos na very slow. Kasi ang bigat-bigat ng mga dala-dala namin, yung mga jacket, yung mga nakabalabal sa leg namin, tapos yung sapatos, yung medyas, makapal. Hirap maglakad, hirap kumilos. Hihingaling ka talaga sa winter, yun ang napansin ko. Kaya nga yung anak ko nagpa-fapper siya pagka winter kasi madalas matake ang kanyang hika at matagal ang kanyang sipon at ubo. Masyado matrabaho pag winter, promise. So far, kami pa rin naman ang pinakamainit sa buong Canada. Summer pa ito kukumpara sa mga ibang provinces. Ayan guys, na-share ko lang sa inyo yung winter namin ngayon na napakalamig. Thanks for watching! Mwah!